Hello everyone, this is Coach Jarrett, your life and career coach on YouTube. Welcome po sa day one ng Enhanced Community Quarantine. Okay? Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. No? Essentially, ito ay one step lower sa lockdown. Okay? One step. Okay? Pero may mga nagsasabi, essentially, this is still a lockdown. Nonetheless, dahil nakakalabas pa po tayo ng mga bahay natin, yun po, in my definition, okay, para sa akin lang naman po, no, dahil hindi pa naman ang treatment dito ay parang sa Wuhan at sa Italy, iko-consider ko pa rin po ang definition na na sinasabi ng ating memorandum dito sa quarantine na ito, no? Pero mga kaibigan, maiiwasan sana kasi natin itong enhanced community lockdown kung tayo ay sumunod lamang doon sa unang announcement ng memo. Kung sumunod tayo dun sa memo, sa unang announcement ng presidente, malamang may iwasan natin tong enhanced community lockdown. Kaso, hindi natin sinunod eh. Immediately after, okay, the next day, if I'm not mistaken, March 12, yung ating announcement ni Presidente Duterte nung general community lockdown. Kinabukasan, nag-alisan yung mga nakatira sa probinsya. Ano nag-alisan? Kung sino man ang infected sa kanila, dinala nila ito sa kanilang mga kanya-kanyang probinsya. Sana, nag-stay na lang muna sa Manila, inintay matapos yung period ng quarantine, okay, bago tayo umuwi ng ating mga probinsya. Okay, nagpadala tayo masyado sa takot na inilabas ng mga news outfits natin na hindi naman masyadong accurate. Pero andyan na, wala tayong magagawa, andyan na siya. So, let's deal with this na lang later. Ididetalye ko sa inyo kung ano yung nilabas na instructions, na memo tungkol dito sa quarantine. At sana po, no, ngayon, sumunod na tayo. Kasi simpleng konsepto lang naman yung social distancing, simpleng konsepto lang din naman yung self-quarantine. Ngayon, hindi na tayo medyo required magpunta sa ating mga opisina, sa ating mga trabaho. Kaya sana tayo ay sumunod na, okay? And later on, pag-usapan pa natin lalo yan, yung mga nangyari. But anyway, ang video po na ito, no, ay it's an update. Okay, so follow up to doon sa nakaraan kong video na tungkol doon sa fake news or sa pamumulitika na ginawa nung nakaraan. Pero kung tutuusin po, no, last week, nagkaroon po ng announcement si Presidente Duterte March 12. Immediately after, no, biglang nagkaroon ng rally. Sa hindi ko alam kung saan ginawa ito eh. Nag-organize ng rally ang Kabataan Party List. Alam po natin na ang Kabataan Party List ay ang grupo ni Sara Elago. At makaraan po, nung matapos ang speech ni Presidente Duterte last week, the very next day or a couple of days later, biglang nag-organize ang rally itong Kabataan Party List kasama ng NUSP or National Union of Students Philippines. Okay? Ano yung naging rally nila? Eh, itong kanilang panlaban o itong kanilang ipinaglalaban. Solusyong medikal, hindi militar. Okay, solusyong medikal, hindi militar. Okay. Bakit nagkaroon ng ganitong rally? Kasi naglabas ng statement si Sara Elago sa kanyang Facebook page ng Makabayan Block Statement sa Medical Solutions Not Militarist Actions noong March 13, 2020. Ang sinabi niya, the Duterte administration scrambles to address possible exponential outbreak of course, the virus. Makabayan is even more seriously concerned with the largely militant militarist action of the Duterte administration in dealing with the problem. So, sabi ng Makabayan, bakit daw gumamit ng militar? Bakit hindi na lang daw tumulong sa pamamagitan ng mga doktor, sa pamamagitan ng mga nurse at mga ganyang bagay. Ay, Makabayan Part, Makabayan Block. Kayo talaga, itong mga grupo ng anong to eh. Itong grupo na to, pasaway talaga to eh. The so-called 30-day community quarantine in the National Capital Region based on the pronouncements of President Rodrigo Duterte is clearly just a euphemism or pagpapanggap. Okay? Or pambobola. Parang ganon. For the military and police-led lockdown in the metropolis. So, ang sinasabi nito ni Sara Elago at ang grupo niya ng Makabayan Block, ang sinasabi niya na binobola lang daw tayo ni Presidente Duterte sa pamamagitan ng paggamit ng word na quarantine
ginagamit ito bilang isang pagpapanggap na, na ang totoong nangyayari ay isang military at police-led lockdown. Okay? So, yun ang sinasabi ni Sara Ilago. It does not inspire enough assurance from the already worried populace, particularly from the majority poor, that a contagion will be minimized if not prevented at all. Okay? So, while President Duterte in his nationwide address overly emphasized the what will the role of the police and military in the government's action to further prevent the spread of the virus, he failed to provide answers on how to ready the government in terms of number of health personnel, workers, and workers have the government mobilized and will mobilize. So, sinasabi niya, kino-question niya ngayon itong press conference ni Presidente Duterte na sinasabi niya, hindi naman niya nilinaw kung paano talaga niya a-actionan. Ang sinabi lang niya, magkukwarantine, magpapadala ng militar at mga polis. Ito ngayon yung ito yung huling statement nitong makabayan block, no. But more importantly, the president's pronouncement failed to address the very basic issue. How will the government attend to the most vulnerable sectors in our country? So ito yung tinanong ni Sara Ilago at ng grupo niya na makabayan block. Ang makabayan block ay ang Bayan Muna, Gabriela Act, Kabataan at Anak Pawis. Pero, of course, dahil anti-administration talaga sila, so, kukwestiyonin talaga nila lahat ng galaw ng ating administrasyon. So, ano po ang nangyari after? March 15, sumunod ang Concerned Artists of the Philippines. Ngayon ko lang narinig tong grupong to eh. Naglabas sila ng infographic. Okay, ang sabi ng infographic nila, 3.4 billion daw ang kailangan para makatugon sa pangangailangan ng quarantine, 3.4 billion. Ang tanong nila ganito, bakit daw binawasan yung budget ng DOH? Eh meron nga pangangailangan sa 3.4 billion. At bakit daw ang laki ng budget ni Presidente Duterte sa Office of the President? At itong budget daw na ito ay gastos sa intelligence. Okay, sa intelligence. At confidential na gastos na hindi pwede daw i-monitor ng COA. So, ito yung sinasabi ng Concerned Artists of the Philippines. Dito sa isang quote, okay, pwede naman silang hanapin sa Facebook, no? Kailangan sa ngayon ng Department of Health ng higit kumulang 3.4 billion para sa testing kits, dagdag na pasweldo, maintenance and operating expenses, at mga personal protective PPEs. Pero, ang sinasabi nila, ganito, bakit daw, dun sa speech ni Presidente Duterte, bakit daw, bagkos ang pinasalamatan niya ay ang amo niyang China at ang tuta niyang si Bongo. So, dito pa lang sa statement na to, makikita na natin na medyo hindi siya objective, okay? O hindi siya patas tumingin sa sitwasyon. Granted, yun ang ginawa ni Presidente Duterte, granted na nagpasalamat siya sa China at granted na medyo pinuri niya si Bongo, pero hindi yun ang issue. Nakaka-distract dito sa message na to ng Concerned Artists of the Philippines. Okay, ngayon ko lang sila narinig eh. But anyway, so tinignan ko yung Facebook post nila, no, medyo mahaba. So ang ginawa ko, binasa ko siya at tinignan ko yung mga sources. So ito yung mga naging sources nila. Ang problema ganito, meron ako napansin sa mga sources nila. Nung pinag-uusapan nila yung pagkalat ng virus, ang ginawa nila, ang kinuha nilang resource, March 10, 2020. Tama lang naman, kasi kasagsagan na to ng virus sa Pilipinas. Kasagsagan na to. March 10, 2020. Ang ginamit nilang resource or ang ginamit nilang batayan ng pagbabawas ng budget, ito, galing sa ABS-CBN, kaya sinabi doon ni Janet Garin, kailan? September 24, 2019. Tapos, ito pa, sinundan ni Rappler. Kay si Rappler ulit. Duterte's office has the highest confidential intel funds in proposed 2020 budget. Pinublish August 29, 2019. In-update December 4, 2019. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin niyan, mga kaibigan, yung numerong ginagamit nila na pang-akusa sa presidente natin, wala pang kaso sa Pilipinas. Hindi pa nag-uumpisa yung problema sa Pilipinas. So natural, kung ikaw po, nagbabudget ka, tumama po tayo sa bahay, nagbabudget ka, ang binabudgetan mo, yung alam mong gastos na mangyayari. So halimbawa, sa isang buwan, alam mong magbabayad ka ng upa, o magbabayad ka ng amortization ng bahay. Alam mo na bibili ka ng pagkain. Alam mo na bibili ka ng mga, magbabayad ka ng bills, ng kuryente, ng tubig, ng phone.
ng internet, magbabayad ka ng bills. Alam mo na magbabayad ka ng mga, magtitipid ka ng konti para sa mga pang-enjoy-enjoy mo, pang-lakwacha mo, yan. Alam mo na magbabayad ka ng toll, ng kot, ng pan-transportation mo papunta ng work. Alam mo yung mga gastos mo eh. Itong nangyari sa Pilipinas, tungkol dito sa virus na to, unexpected to. Hindi natin to pwedeng, walang may gusto nito. Walang may gusto sa Pilipinas, maski si Presidente Duterte, hindi niya gustong magkaroon nito sa Pilipinas. Kaya ako po, no, ako, I'm sending this message sa Concerned Artists of the Philippines. Bakit po kayo gagamit ng resource na sinasabi nyo na parang sinisisi nyo si Presidente Duterte na sinadya niyang bawasan ang budget ng DOH kahit alam niya na magkakaroon sa Pilipinas? Hindi eh, hindi kasi yun yung kaso. 2019 pa to, September at August 2019. Hindi pa nga nangyayari yung unang kaso ng virus na to, maski sa China. Kasi nag-umpisa to December. Kasi po, kung gagamit kayo ng reference materials, no, siguraduhin nyo na current, na recent o bago. Hindi yung gagamit kayo ng 2-3 months ago na hindi naman mag-a-apply sa sitwasyon natin ngayon. So yan, ang problema sa pag kayo namumuliti ka. So ito ang naging sagot dyan. March 15 nilabas ng Concerned Artists of the Philippines yung concern nila, yung problema nila na hindi raw pinibigyan ng atensyon ni Presidente Duterte yung health concerns ng Pilipinas. March 15, the same day, nag-press con ulit si Presidente Duterte. Anong ginawa niya? Inakyat niya ng isang level ang dating general community quarantine, ginawa niyang enhanced community quarantine. Immediately after, the very next day, March 16, naglabas na ang Department of Finance. Anong sinabi ng Department of Finance? Government Economic Team rolls out 27.1 billion. Ano, Concerned Artists of the Philippines? Iniisip nyo pa lang na gawa na ng papel. Yan kasi ang problema sa mga namumulitik eh. Yan ang problema sa mga taong hindi marunong mag-intay ng instructions. Ang nangyayari tuloy, nagmumukha kayong eng-eng. Imagine, nag-aksaya kayo ng oras gumawa ng infographic, nag-aksaya kayo ng brain cells para isulat yung napakahabang, napakamabulaklak na post na yon sa inyong Facebook page. Na at the very next day, na-solve na yung problema nang walang impluwensya nyo. Wala naman kayo basically ginawa eh. Kasi March 15 din naman nagkaroon ng press con. Ang ginawa nyo lang, wala. Naglabas kayo ng Facebook post. Din lang. Wala. Ano yung 27.1 billion na inilabas? Inaprubahang ilabas ni Presidente Duterte? Ano yung laman niya? Nasa 4-page na ano yan, na memorandum na inilabas ng Department of Finance. So, pero hindi ko natitingnan yan ng buo, no, kasi masyadong marami. Pero titingnan natin kung paano hinati ng presidente. May pinakamalaki na 52% ay ang Department of Tourism. Bakit po Department of Tourism? Kasi may nagkaroon ng question dito, no. Nagtaka si Attorney Trixie tsaka si TP. Kung bakit 52% ang inalot sa DOT or Department of Tourism. Specifically sa Tieza. Okay? Ang naging rational dito ni Conrad Banal, no. Ang sinabi niya kasi patay ang tourism. Patay ngayon ang tourism. Totoo naman, patay ang tourism. Bakit? Kasi walang pumapasok, walang lumalabas. Walang turista ngayon dito sa Pilipinas. At mas kailangan nila ngayon ng support. Bakit? Kasi maraming mga tao ang nabubuhay sa Pilipinas through tourism. Halimbawa, yung mga bankero sa Palawan, yung mga tricycle driver na nagdadala sa atin sa iba-ibang beaches, yan, kargador sa pier. Ayan, nabubuhay sila sa turismo. At ngayon, napatay ang negosyo, kawawa naman sila. So, bigyan natin ng budget na mas malaki ang mga tao, mas malaki ang maapektuhan. Na sana man lang maitawid nila tong buwan na to, or at least maitawid nila yung for kahit 2 months man lang, di ba? It makes sense, tama naman. So, agree ako dun kay Mr. Conrad Banal, no, sa sinabi niyang yun. DOH, 12%, okay, that's around 3.1 billion. Kung ano ang hinihingi ng DOH, yun ang binigay sa kanila. May impluwensya ba dito yung Concerned Artists of the Philippines? I don't think so. I think wala silang contribution dyan. Hindi nga sila naging factor, feeling ko eh.
feeling ko nag-consult lang ang si Presidente Duterte sa DOH, o nagtanong siya, o magkano kailangan nyo? Sabi ng DOH, ito ang kailangan namin, 3.1 billion. O sige, yan ang budget nyo. Ganun lang. Kailangan pa bang batikusin yun? Kung bakit ang laki-laki ng budget ng OPP, ng Office of the President? Hindi naman. Madali namang solusyon na eh. Dole ang 7% sa 21 billion dahil ito raw ay gagawin nilang budget pang tulong sa ating mga kababayan na mawawala ng trabaho ng isang buwan. So magkakaroon po kayo ng benepisyo na ipadadaanin po sa dole. Sa mga empleyado po natin, no, whatever the status is, yun po ang sinabi, kahit anong estado ng inyong employment, okay? Contractual, permanent, yung sa iba hindi ko alam eh. Pero kung ang sinabi lang, whatever the status, kung ano man yung status mo sa iyong employment, ikaw ay bibigyan ng benepisyo ng dole. SSS will get 4% dahil tutulong po ang SSS sa mga loans, okay? Okay, TESDA. TESDA will get 11%. 11% po ang ibibigay sa TESDA para pang scholarship sa mga tao na mawawalan ng trabaho, pang dagdag ng skills. Okay? Department of Agriculture, sure, okay, 10% ang mapupunta sa inyo according dun sa sinabi ng Department of Finance dahil ito po ay tulong sa ating mga magsasaka para sila ay makapagtanim at makapag-ani, magpatuloy ang pagkain sa Pilipinas. Kailangan po natin sila, kailangan po nila ng ating suporta. DTI, 4%. Ay 4% mapupunta sa DTI. Bakit? Dahil sila ay maglalabas ng mga loans para sa micro, small at medium scale enterprises. So, kung tutuusin niyo po, no, etong mga aktivista na to tulad ng Makabayan Black. Tandaan po natin, ha, kung sino-sino po sila. Okay? Anak Pawis. Gabriela. ACT Teachers Party List. Kabataan Party List at Bayan Muna. Tandaan po natin itong limang to, ha? Itong limang party list na to. Yung inireklamo nyo, yung nung kayo ay nagtanong kung ano ang gagawin ng gobyerno para sa most vulnerable sectors ng ating bansa. Nasagot na yan. Ako po, nagtrabaho po ako ng matagal na panahon kasama ng gobyerno. Naging HR consultant po ako ng mga iba-ibang ahensya ng gobyerno natin. No? Alam nyo po ba, pag nagpapa-approve ng budget, alam nyo po ang gaano katagal? Sa experience ko lang naman po ito, experience ko lang, mahina po ang 2 weeks. Matagal po ang deliberation yan, hindi po yan basta-basta. Kung nag-antay lang, no, ang Makabayan Black at ang Concerned Artists of the Philippines ang 2 araw, 2 days, edi may sagot yung tanong nyo. Kaso hindi kayo makapag-intay eh. Atat na atat kasi kayo mamuliti ka. Yun ang problema sa atin. At least meron tayong mga tao sa sangay ng gobyerno natin na hindi inuuna ang politika. Ang inuuna nila ay public service. Unang-una example ko po sa inyo dyan. Of course, alam naman natin lahat, si Mayor Isko. Kilala naman natin si Mayor Isko. Alam natin na ang pag-upo pa lang niya bilang mayor ng Maynila, talagang binago niya agad ang Maynila, no? 180 degree turn sa kung ano yung Maynila dati. Ano yung unang-una niya mga ginawa, okay? March 13, kung kailan naglabas ng statement ang Makabayan Block. Anong ginawa ni Mayor Isko? Naggumawa ng action plan para ma-contain ang virus. Sabi sa balita ng GMA News Online, in an address to Metro Manila residents, which is posted on the LGU's social media account, Moreno provided a plan that includes a budget for information dissemination, provision for food and water, medicine, and purchase of medical equipments to curtail the spread of the disease. Moreno even set aside budget for vitamin C and B complex for senior citizens who are the most vulnerable sector to the deadly virus. Yan yung iniintay natin. Yan yung klase ng serbisyo na iniintay nating mga tao. Wag mo, kung ang ginawa ng Makabayan Block ay hindi nag-rally at ginawa nila tong tulad ng ginawa ni Mayor Isko, malamang bibigyan ko pa sila ng katiting na respeto. Kaso hindi eh.
kung ang ginawa ng Concerned Artists of the Philippines ay ang katulad nito ni Mayor Isko, instead na pulaan ng gobyerno, nanguha sila ng mga gamit para ipamigay sa mga doktor, para ipamigay sa mga nurse, para ipamigay sa mga pulis na nagbabantay sa mga checkpoint, sa mga army na nagbabantay sa mga checkpoint. Magkakaroon pa ako ng kating na respeto sa sinabi nila. Kaso wala. Buti pa itong mayor na ito eh. Meron pa, isa pa. May isa pa tayo, may dalawa yung nakita kong mayor na talagang umaksyon eh. Pangalawa, si Mayor Vico. Si Mayor Vico Soto ng Pasig. Okay? Wala masyadong balita tungkol sa kanya. Pero, ito yung ginawa niya. Today, as of 3:17, okay, today, 3:17, naglinis, nagdisinfect sa Pasig. Tapos nag-uto siya sa kanyang nasasakupan, no, ng social distancing sa mga jeep at ang pwede lang isakay ang mga taong exempted sa quarantine. At nag-announce po siya kanina na ang mga tricycle ay temporarily pwedeng gamitin ang Pasig, pwedeng magbiyahe sa Pasig para maibiyahe yung mga taong kailangan magtrabaho. Kaysa Facebook page po ni Mayor Vico Soto, inisa-isa po niya ang mga instructions na kanyang ibinigay, ang mga direktibo niya para sa mga citizen niya sa Pasig. Yan yung kailangan natin ngayon. Mga ganitong klaseng politiko. Hindi natin kailangan ng trapo eh. Hindi natin kailangan yung mga katulad ni Sara Elago, hindi natin kailangan yung mga katulad ni Lenny, hindi natin kailangan yung mga katulad ni Chell. Puro kuda pa rin eh. Kasi yung problema eh. Instead ng tumulong, puro kuda. At syempre, sino bumibida sa kanya? Syempre, yung Rappler, ABS-CBN, sila-sila pa rin. But anyway, ito yung mga kailangan natin politiko. Mayor Isko ng Manila at Mayor Vico ng Pasig. Yung totoong may malasakit sa taong bayan, no? Yung totoong may malasakit sa kanilang nahasakupan, na hindi lang nila habol yung magpapogi at magpasikat, hindi katulad ni Secretary Duque, hindi katulad ni Secretary Andanar, okay, hindi katulad ni Secretary Guevara ng DOJ, yan, mga gusto magpapogi. Yun yung malungkot kasi dito eh, yung mga tao nakapalibot sa presidente, sarili silang agenda, kaya yun ang problema. But anyway, para sa akin, no, ito lang po na mga kaibigan. Ngayon po na nag-escalate o tumaas na yung warning, okay, na ito ay isa ng enhanced community quarantine. No? Sana po, tayong mga Pilipino, no, maging disiplinado na tayo. No? Pag sinabi yung social distancing na po. Okay? At least 1 meter. Kulang pa nga po yun eh, kasi ang sinabi ng CDC or Center for Disease Control sa US, no, dapat at least 6 feet. Okay, 6 feet ang layo natin sa bawat isa. Dahil kada ubo, ang ubo po at ang bahing ay yung laway po na lumalabas, no, kapag tayo ay umubo at bumahing ay nagta-travel, okay, ay bumabiyahe o lumulutang sa hangin ng minimum of 6 feet. At yun po kasi yung nakakahawa. Yun kasi yung nakakahawa. Yung laway, tsaka yung pag-ubo nga, yung pag-ubo, tsaka yung pagbahing. Yun kasi yung nakakahawa. Pero sana, no, sana tayo yung mga Pilipino, no, simple lang po ang konsepto ng social distancing, no. Lumayo, huwag magtabi-tabi, yun lang naman yun. Sundin na lang natin. Simple lang din naman ang konsepto ng self-quarantine. Huwag kang lalabas ng bahay. Simple lang. Binuksan naman ang mga serbisyo na pang-delivery. Para kung kailangan yung mag-grocery, meron naman ang delivery services na ng grocery. Kung kailangan yung gusto nyo bumili ng pagkain, may delivery services ang ating mga fast food restaurants. Sana at saka mga kaibigan, manalangin talaga tayo, okay? At siguro ito na yung panahon talaga para manalangin tayo. Manalangin tayo na tayo'y makaraos, na mairaos natin itong nangyayari sa ating bansa. Ang pamilya natin, malusog, walang na hospital o walang may sakit. I'm sure, no, kung gagawin lang po natin yung sinabi ng gobyerno, no, kung gagawin lang natin yung sinabi ng gobyerno natin, hindi natin kailangan maghintay ng isang buwan. Baka kailanganin lang natin maghintay ng mga 2 linggo, 3 linggo at most. Pero sumunod na kasi tayo, huwag na tayo magpasaway, huwag na tayo. Di ba? Kasi tayo rin naman ang mahihirapan. Tayo rin naman mahihirapan in the long run. So kung nagustuhan nyo po itong video ko, please click subscribe. Meron po dito sa baba. Meron din po dito sa taas. Okay, may subscribe button po dyan. At the same time, kapag gusto nyo po ako mag-contact,
Meron po akong email address, thetype5project@gmail.com. Meron din po akong social media portal, thetype5project with Coach Jarrett sa Facebook. Meron po akong Instagram that at Coach Jarrett. Meron din akong Twitter na at Coach Jarrett. Okay? So, once again, God bless you. God bless everyone. Dito habang tayo po ay tumatawid, oh, habang tayo po ay pilit nating habang pilit nating iniraraos, no, itong enhanced community quarantine natin, no. At the same time, God bless you. Good morning, good afternoon, good night, wherever you are. Stay safe, and I'll see you in my next video.